Magandang araw sa inyo. Ngayon ay mayroon na naman tayong bagong aralin sa mathematics. At ito ay ang compare two numbers up to 20 and use the phrases less than, greater than, and equal to in comparing two numbers up to 20. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pagkukumpara ng mga bilang gamit ang salitang greater than, less than, at equal to. Ano nga ba ang ibig sabihin ng greater than? Pag sinabi natin greater than, mas mataas. Okay? Mas mataas bilang o mas marami. Less than, mas maunti. So itong less than, ginamit na natin nung ating nakaraang aralin. Equal to, ibig sabihin pareho sila. So ito yung katumbas ng as many as dun sa nakaraan nating aralin. So sa ating nakaraang aralin, ginamit natin ang salitang more than at as many as upang pagkumparahin ang mga bagay. Okay? Ngayon, gagamitin natin yung greater than at equal to sa pagkukumpara ng mga bilang. Sabihin ko ano-anong mga bilang ang aking ipakikita. Okay, so sabihin nyo nga anong mga bilang ito? 6, 11, 10, 14, 9, 5, 15, 2, 20, 7, 19, 16, 18, 4, 13, 12. Ngayon, nais kong pagkumparahin ninyo ang number 5 at number 2 dito sa mga bilang na ito. Ano kaya masasabi nyo? Sige nga, pag-isipan nyo. Yan. Kung naisip nyo na gamitin ang greater than sa pagkukumpara ng bilang na 5 at 2, magaling kayo. Dahil ang 5 ay greater than sa 2 o mas marami. Kung natatandaan nyo sa ating nakaraang aralin, yung more than ay katumbas ng greater than dito. Pero doon, ginamit natin ay are more than. Are more than kasi yung mga nakadrawing or mga bagay na nandito sa letter A ay marami. Kaya ginagamit natin ang are. Ngayon, teacher, bakit po is lang yung ginamit? Kasi bilang lang yung nandito. Okay? Hindi ito mga bagay. Isang bilang lang. Kaya ginamit natin ay is. Is greater than. So, para malaman nyo, kagaya ng dati, titingnan nyo muna yung unang ibinigay na bilang. Kung ito ba ay mas marami o mas maunti doon sa pangalawang ibinigay na bilang o dito sa letter B. So, dahil mas malaki ang 5 sa 2, gagamitin natin ang phrase na is greater than. Ngayon, dahil doon, ano kaya sa tingin ninyo ang tamang comparative phrase o komparatibong salita para pagkumparahin ang 2 at 5? Kung nauuna ay 2 at ang ikalawang bilang ay 5, ano kaya ang tama na phrase dito? Is less than. So, ang 2 is less than 5. Ang 2 ay mas maunti o mas mababa sa 5. So, sa pagbibilang, habang nagbibilang tayo mula 1 hanggang 10, ang mga numero ay tumataas ng isa. Ibig sabihin, ang 1 na nadadagdagan ng 1 ay 2. Ang 2 na nadadagdagan ng 1 ay magiging 3. Ang 3 na nadadagdagan ng 1 ay magiging 4. At ang 4 na nadadagdagan ng 1 ay magiging 5. At kasunod pa. So, ito yung nakaraan nating pinag-aralan na one more than ang ating pagbilang. No? Kada sunod-sunod na bilang, nadadagdagan ito ng isa. At yun ang tinatawag nating one more than.
Kaya masasabi natin na ang 5 is greater than 2 dahil ito ay 3 more than o mas marami ng 3 sa 5. Tingnan ninyong mabuti. Yan, ito yung 2. Nauna itong banggitin kapag tayo ay bumibilang ng pataas. No, simula sa maliit, papunta sa pinakamataas. Na ito yung 2. At ang 2, yan, ay mas maliit kaysa sa 5. Okay? Sabi dito, ang 2 daw ay 3. O ang 5 daw ay 3 more than. O mas marami daw ang 5 ng 3 sa 2. Paano natin yung nasabi? Tingnan ninyo. 1, 2, 3. May tatlong bilang tayo bago mag 5. Okay? Kaya ang 3 o ang ang 5 ay mas marami ng 3 sa 2. Kapag babalik ta rin naman natin, ang 2 ay mas maunti ng 3 sa 5. Okay, so ang mga bilang naman na nasa kaliwa ng 2, yan, ito yung nasa kaliwa ng 2. 0 at 1 ay less than o mas maunti sa 2. Okay, so yung mga nandito, yan, yung mga nanditong bilang, kahit anong bilang yan, basta yan ay nasa kaliwa, ito yung mas maunti. At ang lahat ng bilang na nasa kanan, yan, nasa kanan ng 2, kagaya ng 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, at iba pa ay greater than o mas mataas sa 2. So, eto, lahat naman ang nandito. Ayan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At yung mga sumunod pa, ito ay mga bilang na mas mataas sa 2. Kahit hanggang 1 million pa yan. O, mas mataas yan sa 2. Ibig sabihin, dalawang number lang ang mas mababa sa 2. At ito yung 0 at 1. At yung mga sumunod na nabilang sa 2, ito na ay greater than o mas mataas sa 2. Ngayon, pagkumparahin naman natin ang 6 at 9. Okay? So, ito bang 6? Nauna ang number 6 kesa sa 9. O, paano kaya ninyo ito pagkukumparahin? Ito yung ating A na bilang at ito yung ating B na bilang. So, nauna ang 6. Anong tamang phrase ang gagamitin nyo doon? Is it is greater than, is less than, or is equal to? So, kung ang sagot nyo ay is less than, very good. Tama kayo. Bakit? Kasi mas maunti yung nauna nating number kesa dun sa pangalawang number. So, pagbalik ta rin naman natin, unahin natin itong 9, tapos 6. Okay? So, 9 tayo, tapos ay 6. So, ngayon, kung nauna natin ay 9, ito ba ay mas malaki o mas maliit sa 6? Kung ang sagot nyo is greater than, tama kayo. So, ang 9 ay mas malaki kaysa sa 6. Okay? So, makikita natin na ang 9 ay nasa kanan ng 6. Ito ay greater than. Okay? Na ito yung 9. Ito yung 6. Kaya ang 9 ay 3 more than sa 6. Okay? So, mas marami din ito ng 3. 1, 2, 3. Yan, mas marami din ng 3 ang 9. O, pagbabalik ta rin naman natin, mas maunti ng 3 ang 6. Mas marami ng 3 ang 9. Okay? Ganun lang yun pag pinagbaliktad. So, ang 6 naman ay nasa kaliwa ng 9. Yan, ito yung 9, nasa kaliwa niya ang 6. Ito yung kaliwa niya. So, dahil nasa kaliwa ang 6 ng 9, ito ay less than. Okay? Basta lahat ng number na nasa kaliwa, kung ano yung number na tinutukoy o kung ano yung number na nauna, kung ito ay nasa kaliwa, ito ay less than. At lahat naman ng number na nasa kanan ng 9, ito yung more than. Okay? Mas marami ito sa bilang niya. So, ang mga bilang na 0 to 9 ay tinatawag nating number symbol. Ito yung mga simbolo ng number.
Yeah, di ba may mga spelling ang 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang spelling ng zeros, Z-E-R-O. Ang 1, O-N-E. Okay? So, yung mga bilang na yan ay may spelling. Yun yung number word na tinatawag natin. Pero kapag kaganito, ayan ang nakita nyo, ang tawag dito, number symbol. Okay? So, at ang mga simbolong ito ay tinatawag nating digits. Okay, digits. Kapag isa lang yan, yung 0 to 9 na number, hanggang 9 lang ha, hindi kasama ang 10, ito ay meron lang one digit number. Ibig sabihin, isa lang sila. Wala silang kapartner na number. Yan. So, dito, titingnan natin yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wala silang kasamang ibang number. Kaya ito ay tinatawag lang na one digit na number o bilang. Samantala, itong 10 hanggang 99, yan, di ba? Makikita nyo may kapartner sila. Lahat sila dalawa. Dahil sila ay dalawa, tinatawag itong two digits na bilang. Okay? Two digit. Kapag kumpara na tayo ng mga one-digit number na 2, 5, 6, at 9. So, upang hindi kayo malito sa pagtukoy kung ito ba ay greater or less than, kailangan alam ninyo yung sunod-sunod ng mga bilang. Kasi pag hindi nyo alam yung sunod-sunod, mahihirapan kayo. Okay. Yan. So, upang malaman kung ito ba ay greater than o less than, tingnan lamang ang unang bilang na ibinigay o ang bilang na nasa A, kagaya ng sinabi ko kanina. Tingnan nyo yung nasa A, no? So, 4 ang nasa A. Kung ito ba ay mas maliit o mas malaki dun sa bilang na nasa B. So, dito, makikita natin na ang 4 ang nasa unang number. So, ang 4 ba ay mas maliit, is greater than, or is less than sa 5? So, kung ang bilang na nasa A ay makikita sa kaliwa ng bilang, okay, ito ay is less than. Yan, is less than ito kung ito ay nasa kaliwa ng bilang. Okay, di ba? Ito yung 5. Yan. So, nasa kaliwa niya yung 4. Kaya ito ay less than. So, maraming technique. Kung ano yung pinaka madaling technique sa inyo para malaman kung ano yung sagot, dun kayo. Okay? So, para sa akin, mas pinakamabilis kung titingnan nyo yung unang binigay na number. Iisipin nyo. Ito yung unang ibinigay na number. Yung po bang unang ibinigay na number ay mas maunti o mas marami sa pangalawang ibinigay? So, ang 4 ay mas maunti sa pangalawang ibinigay na number, kaya ito ay is less than. Pagbaliktad rin natin. Yan. Kung ang bilang na nasa A ay makikita sa kanan ng bilang, ito ay is greater than. Okay? Ayan. Nakabaligtad naman. Naging kanan naman siya. Okay? Nasa kanan siya ng 4. Pero para mas hindi kayo malito, tingnan ninyo yung nasa unang number na ibinigay. So, pinagbaligtad lang natin yung 5 at 4. Nag-switch lang tayo. Dahil nauna na ang mas malaking number, ito na ay is greater than. Ngayon, tingnan nyo nga ito. Yan. Paano kung ang number ay magkapareho kagaya ng 8 at saka 8? Oh, ano kaya ang isasagot nyo? Yan, is equal to. So, pareho sila. Kapag ang number ay magkapareho, is equal to. Ito ang pinakamadali. Okay? Pag nakita nyo na magkapareho ang number, is equal to na kaagad ang sagot doon. Yan, tingnan nyo ito. Kapag ang bilang sa A at B ay pareho, ito ay is equal to. Yan, kagaya nito. 8 is equal to 8. 5 is equal to 5. 3 is equal to 3.
Magsanay tayo. Alin sa mga bilang ang greater than 7? Alin daw kaya dito sa 9, 5, at 2 ang mas mataas sa 7? Kung ang sagot mo ay 9, tama ka. So, tingnan ninyo na ito yung 7. Yan. Nasaan yung 9? Okay, nasa kanan niya yung 9. Kaya ang 9 ang mas malaking number sa 7. Next. 11, 14, 10. Alin sa mga bilang ang greater than 13? Mas malaki daw sa 13. Na ito yung 13. O, alin kaya ang mas malaking bilang sa 13? Kung ang sagot niya ay 14, tama kayo. So, ito yung 13, nasa kanan niya yung 14. O, di ibig sabihin, ito yung mas malaking number. Okay? Alin sa mga bilang ang greater than 16? Okay, ito yung 16. Alin kaya dito ang mas malaki sa 16? Kailangan nasa kanan niya yon. Kung ang sagot nyo ay 19, tama kayo. Nasa kanan ng 16 ang 19. Alin sa mga bilang ang less than sa 12? O pag sinabing less than, mas maunti sa 12. Yan. So, eto yung 12. Okay. Yan, makikita na. Ang layo ng 5. Nandun pa. So, paano malalaman to? Ang pinakamadaling paraan ay? So, di ba ang 12 ay 2-digit number. Samantalang ang 5, 1-digit number lang. Okay? So, mabilis yung malalaman na 5 ang mas maunti sa 12. Kasi itong 15, 2-digit number siya. Yung 20, 2-digit number siya. Eh, itong 5, ito lang yung 1-digit number. Mas malaki yung 2 digits kesa sa 1 digit. Kaya automatic, mabilis yung makikita na 5 ang sagot. Kasi ito lang yung 1 digit doon sa pamimilian. Okay? Alin sa mga bilang ang less than sa 18? O, less than sa 18, na ito yung 18. Okay. Pareho ng 2 digits, teacher po, ang binigay dito. Paano po yun? O, alin dito sa 16, 19, 20 ang less than o mas maunti? O, titingnan nyo kung ano yung nasa kaliwa ng 18. At ang nasa kaliwa ng 18 ay 16. Okay? Yan. So, ang bilang ay pare-parehong 2 digits, no? Kaya ito ay less than dahil makikita ito sa kaliwa ng bilang. Okay? Alin sa dalawang bilang ang greater than? Okay, yan. Pipili kayo dito sa dalawa. Alin sa 17 at 18 ang mas malaki? O, yun naman ang tinatanong. Kailangan mag-a-analyze kayo, mga bata, ha, kung ano yung tinatanong. O, baka naman tingnan nyo, teacher, sabi nyo dito titingin sa unahang number. O, tingnan nyo yung tanong. Kailangan nag-iisip kayong mabuti. I-analyze nyo yung tanong. Hindi nyo kailangan ngayong tingnan ang nasa unahan kasi iba yung tanong. Hindi kayo pinapapili kung greater than o less than. Kapag pinapapili kayo kung greater than o less than, titingnan nyo yung unang ibinigay na number. Dito, hindi kayo pinapapili kung greater than o less than. Itinatanong dito kung alin sa dalawang ibinigay na bilang ang greater than. So, alin daw sa 17 at 18 ang greater than o mas malaki? Ito bang 17 o 18? So, kung ang sagot ay 18, tama kayo. O, dito naman sa 9 at 4, alin ang greater than o mas malaki? Siyempre, 9. Very good. Alin naman sa 12 at 7 ang mas malaki o greater than? Siyempre, yun ay 12.
Naman, dito tayo. Alin sa dalawang bilang ang less than? O, dito tayo. Itinatanong naman dito, alin daw ang mas maunti o less than? 10 or 20? Kung ang sagot ay 10, very good. Alin naman sa 7 at 3 ang less than? Siyempre, 3. Alin sa 12 at 19 ang less than? 12. Okay, ito yung mas maunti. Okay, sige, magsanay muli tayo. Kunin ang inyong papel o show me board o kung ano mang meron kayo, pagkumparahin ang mga bilang at isulat ang wastong sagot. Okay. 2. Ayan, dito na tayo. Pinapapili na kayo kung is greater than, is less than, is equal to. Kapag ganito ang sitwasyon, papapiliin kayo kung alin sa mga ito ang gagamitin nyo, titingnan ninyo yung unang ibinigay na number. Pero pag hindi ganito yung papagawa, hindi nyo titingnan yung unang number. I-analyze nyo yung tanong. Kailangan nyo isipin kung ano ba ang sinasabi sa tanong. Dito, papipiliin kayo kung alin dito ang sagot. Kaya ang gagawin nyo dito, titingnan ninyo kung ano yung unang ibinigay na number. Kung ito bang unang ibinigay na number ay mas maunti, mas madami o kapareho nitong pangalawa. So ang una nating ibinigay na number ay 2. Okay, so ito bang 2 is A is greater than 5, B is less than 5, or C is equal to 5? Ang sagot ay B is less than. So yung 2 ay less than sa 5. Next, 5. Ayan, 5 ang nauna dito. Meron tayong 2-digit number, 2-digits number sa pangalawa. This is 15. So, ito bang 5 ay A is greater than, B is less than, or C is equal to 15? Kung sagot mo ay B, tama ka. Mas maunti pa rin ang 5 kesa sa 15. Next, 17. Okay, 17. Ito ba ay A is greater than, B is less than, or C is equal to 17? Siyempre, itong pinakamadali is equal to. Pareho sila. Next, 18. A is greater than 14, B is less than 14, C is equal to 14. O, ano kaya yan? Okay, ang sagot dyan is greater than. Mas malaki yung 18 kaysa sa 14. Next, 6. Is it A is greater than 0, B is less than 0, or C is equal to 0? Siyempre, ang sagot ay A is greater than. Mas malaki ang 6 sa 0. Next, 1 and 2. Ito bang 1 ay A is greater than 2, B is less than 2, or C is equal to 2? Siyempre, mas maunti ang 1 kaysa sa 2. Okay, dito naman tayo. Piliin kung alin sa mga bilang ang kapag pinagsama ay equal dito. Ayan, so meron tayong 6. Alin kaya dito sa 3 kapag pinagsama magiging equal to 6? Ito bang 1 at 3? 3 at 3? Or 2 at 3? Sige nga, pag-isipan nyo nga. Okay, so ang 1 at 3 pag pinagsama natin ay 4. Ang 3 at 3 pag pinagsama natin, 6. Ang 2 at 3 pag pinagsama natin ay 5. So, alin dito yung sagot? Tama, itong nasa gitna. 3 at 3. Very good. Next, alin naman dito ang equal kaya sa 10 pag pinagsama? So, ang 5 at 3 pag pinagsama ay 8. Ang 6 at 3 pag pinagsama ay 9. Ang 5 at 5 pag pinagsama ay 10. So, alin dito ang sagot? Tama, 5 at 5. Next, alin naman kaya dito ang equal sa 15? Ang 10 at 5 pag pinagsama ay 15. Ang 6 at 6 pag pinagsama 12. Ang 4 at 8 kapag pinagsama din ay 12. So, alin dito ang equal sa 15? Siyempre, ayan na. Etong nauna. So, etong 6 at 6, tsaka 4 at 8, eto yung equal to sa isa't isa kapag pinagsama. Okay.
Paano nga natin pinagkukumpara ang mga bilang? Yan. Una, ang dalawang one-digit na numero o number, kapag meron tayong one-digit na number. So, isaalang-alang ang pagkakasunod-sunod ng mga bilang mula 1 hanggang 9. So, kung ang numero sa A ay nasa kanan ng isa pang numero sa B, mas malaki ang A kaysa sa B. Kung hindi, mas malaki ang B kaysa sa A. Ikalawa, dalawang magkatulad na numero kagaya ng 8 at 8. Ang dalawang numero ay pantay sa isa't isa kaya ito ay equal to. Ikatlo, dalawang numero na may magkaibang bilang na digit. Ang numero na may mas maraming digit ay mas malaki kagaya ng 8 at saka 12. So, dito, one digit lang ang 8, ang 12, two digits. So, mas malaki ang 12, mas maliit ang 8. Ikaapat, ang dalawang two digits na numero na may magkaibang digits sa kaliwang bahagi, yan, o, tapareho itong two-digit number. Ang numero na may mas malaking digit sa kaliwang bahagi ay ang mas malaking numero. So, dito, 15 ang may pinakamalaking numero. Okay, ngayon, sagutan nyo to sa inyong papel o sa inyong kwaderno. Pagkumparahin ang bilang, isulat ang letra ng tamang sagot. Okay, number 1, which number is greater than 10? Ano daw bilang ang mas malaki sa 10? A, 9. B, 10. C, 11. Number 2. Which number is the same as 16? Alin daw ang kapareho ng 16? A, 61. B, 16. Or C, 6. Number 3. Which number is less than 15? Alin daw ang mas muunti sa 15? A, 18. B, 15. C, 12. Number 4. Which number is greater than 9 but less than 13? Alin daw dito ang mas malaki sa 9 pero mas maunti sa 13? Is it A, 9, B, 12, o C, 13? And then number 5, which number is less than 17 but greater than 14? A, 15, B, 17, C, 18. Thank you! Yan, pwede nyo i-post itong video para masagutan nyo at mapag-iisipan yung sagot dito. Okay? So, thank you for your time. Happy learning!